Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Kung isa ka sa mga panatiko ng mga maaksyong pelikula noon, ay siguradong pamilyar ka sa character actor na tampok natin ngayon. Sa video na ito ay balikan natin ang ilan sa kanyang mga natatanging pagganap at ating alamin kung bakit nga ba pulis ang madalas niyang papel sa mga pelikulang kinabilangan. Siya si Policarpio Yoro Cadsawan Jr. o mas kilala sa pangalang Poli Cadsawan. Sa kanyang kauna-unahang pelikulang kinabilangan ay isang pulis na agad ang role na iniatang sa kanya na pinagbidahan ni Gary Valenciano ang Dipali na lang noong 1987. At sa parehong taon ding iyon ay napabilang si Poli Cadsawan sa pelikula Hoy Tornado ni Ramon Bong Revilla Jr. At alam nyo bang matapos ang pelikulang ito ay nagsunod-sunod na ang alok na proyekto sa ating bida? Taong 1988 ay nakasama si Poli sa anim na mga pelikula: Ang Tatlong Mukha ng Pag-ibig, Moises Platon, Boy Negro, Sandakot na Bala, Tugong Pusakal at Smith and Wesson. Matunog ang kanyang pangalan sa buong Palawan. Ginagalang at tinatatakutan. Pwede natin siya lapitan. Sino siya? Si Hagidon. Sa umpisa ng kanyang karera ay madalas niyang makasama sina Robin Padilla, Rudy Fernandez, Philip Salvador at Bong Revilla. Nakatrabaho ni Poli si The King sa pagpasok ng dekada 90 sa mga pelikulang tumatag sa mga tagahangan ni FPJ tulad ng Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway noong 1991, Epimaco Velasco, Kahit Butas ng Karayo, Ang Siyota Kong Balikbayan at Hagidorn. Alam nyo ba, mga dre, ang dahilan kung bakit pulis ang madalas nagampanan ni Kapoli? Yun ay dahil hindi siya mahihirapang i-portray ang papel na ito sapagkat si Poli Cadsawan na isang alagad ng batas sa tunay na buhay. Sa pagpasok ng taong 2000 ay unti-unting bumagsak ang industriya ng mga klasikong palabas na ating nakasanayan. Kaya madalang na nating mapanood si Poli Cadsawan sa pinilakang tabing. Sa mahigit 20 dekada niya sa mundo ng pelikula ay napabilang si Kapoli sa 140 mga proyekto. Bago siya magretiro ay ginampanan niya ang papel ng isang alagad ng batas hanggang sa kahuli-huli ang proyekto na kanyang ginawa. Siya ay namuhay ng payapa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 taon, isang buwan pagkatapos pumanaw si Paquito Diaz, ay sumakabilang buhay si Poli Cadsawan noong April 11, 2011 sa edad na 59. Maraming salamat po sa nag-request ng paksa namin ngayon. Meron lang akong kaunting kailangan, mga dre. Sana isuportahan nyo ang aming mumunting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at share nyo sa mga social media platforms ang aming mga videos dahil layunin ng Rai TV na mapanood ito ng mga kababayan nating minsang tumangkilik sa mga personalidad na aming itinatampo at lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW upang kahit sa maliit na paraan lang ay maibsan ang kanilang pangungulila. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.